Hello guys, kumusta uli kayong lahat dyan? Ang ipakikita ko sa inyo kasi yung nag-ano ako nag yung account ko na yan sa YouTube, anong pag-pronounce di ko alam. Ano yung kasi dito YouTube naman ang pag-pronounce. Kasi ano yung wala naman akong kaalam-alam talaga sa mga tungkol sa mga cellphone, mga computer. Yung nagkaroon nga ako ng Facebook account kasi yung ano ko lang yun, yung gumawa noon, yung pamangkin ko, mga ganun-ganun. Pero 09 pa yun yung Facebook ko. Pagkatapos, yung nag, di ba nag-upload-upload na ako ng ano, ng mga videos ko dyan sa YouTube ko. Ano, yung may, sabi nila, gumamit ka ng tripod, gumamit ka ng hindi ko alam kung anong tripod na yan kasi ano ba yun sa Swedish, nakalimutan ko yan kasi hindi nga ako nag-aano, sabi ko sa inyo, nung ano, mula nung dumating ako dito ng ano, ng Sweden, 1984, hindi naman ako pinagpagtrabaho ng asawa ko noon. Gusto lang niya sa bahay, sama-sama sa kanya, mga ganun-ganun doon sa ano, mga business meetings, doon sa opisina, doon sa mga punta-punta ng iba-ibang bansa para mag-ano, mag-attend ng mga business meetings, convention at saka mga conferences. Pagkatapos, nag-aral ako dito, mga ano pa lang, three years pa lang ngayong December ako natapos noon. Ano yung hindi ako nag-aano, nagtrabaho ako ngayon lang, mga ano lang, mga mahigit lang 3 years kasi hindi pa nag-OJT pa lang ako noon, lahat ng pinag-OJTihan ko, pinapagtrabaho ako nila doon. Kaya ayan oh, yung nagkaroon kami ng mga bagong boss doon kasi yung boss namin noon mababait talaga. Pagkatapos yung pinakamataas na boss, one year bago siya umalis doon sa trabaho. Ano, yung talagang inano niya ako noon, sinabihan niya ako na, Dayday, ikinausap niya ako, Dayday, gusto kong dito ka talaga magtrabaho kasi ano ka, yung magaling ka sa trabaho at saka yung very industrious ka, mga ganun-ganun, ayokong mapunta ka doon sa iba, sabi niya, kung gusto mong magpermanente. Kasi noon, ang patakaran kasi noon, dito sa lugar namin na pag nagtrabaho ka 50% lang ang aanuhin mo yung tatrabahuin mo. Kung may umalis o kaya may magpensyon, kung mas may nauna sa iyo na ano, mas ibibigay yun sa kanila. Pagkatapos sinabihan ko yung boss ko, ayoko, basta bigyan nyo lang ako ng trabaho kasi tumutulong ako doon sa Pinas ng sa mga kamag-anak at saka mula-mula naman talaga nang pumunta ako dito ng Sweden, talagang tumutulong ako ng sobra-sobra. Mga kapatid ko, pinag-aral ko, patas yung mga asawa din nila, yung mga hindi nakatapos, ano nila yung kasalanan. Yung iba, nag-dubli-dubling kurso pa. Pagkatapos, mga pinsan ko, pinag-aral ko din. Pas ang dami kong tinulungan ng mga tao, kahit hindi ko kakilala, kahit dyan sa Facebook na kulang nakikilala. Yung ano ko, yung mga sahod ko nung nagtatrabaho ako, sa totoo lang, maraming napupunta doon sa Pinas. Marami. Pagkatapos, pag mga tuwing Pasko, namimigay ako doon ng matsinilas ng mga bata. Ang dami-dami kong nabibigay doon. Nagpapaano pa, kung ano-ano pang mga bigay-bigay na ano. Pagkatapos, mayroon akong nakilala dyan sa ano, sa Facebook. Yung tatay niya, nagkasakit-sakit yun ng ano, yung sa kidney. Ang dami kong natulong doon, kahit nung mamamatay na. Patas nung nag-Yolanda, pinaayos ko yung bahay nila. Basta marami akong natulong. Kaya yung mga sahod ko talaga na yun, ang dami kong tulong. Pagkas nung nagbago na ng boss, yun, may law kasi dito sa Sweden na pag nagtrabaho ka dyan sa government, pag nakapagtrabaho ka ng 720 days, kailangan ipermanente ka nila.
Tapos hindi na nila ako binibigyan-bigyan ng ano ng trabaho mula nang umalis yung last una mo ng pinakamataas na boss yung umalis. Pagkatapos pangalawa, pagkatapos yung last yung nagbibigay talaga sa amin ng trabaho. Pagkatapos nag-substitute ako doon sa isang trabahador na nag-ano siya kasi dito sa Sweden mayroon silang yung halimbawa, yung nagkaroon ka ng anak, yung nanay at saka tatay, may free ka na binabayaran ka kung magkano yung sweldo mo. 5 months yun siya. Pagkatapos yung ano niya, yung trabaho niya, 87%. Kinabukasan, pag alis ng yung boss namin na nagtatrabaho, na nag-ano, nagbibigay ng mga trabaho, yun na yung hindi na hindi yung mga trabaho ko binibigay na nila sa iba ganun. Pagkatapos bigla na lang tig isa tig dalawa sa isang linggo, pas noong October dalawang ano na lang. Sa ngayon hindi ako pumapasok kaya nga ako dapat wala talaga ako, ano lang account lang talaga. Nag-depress ako, nalungkot, siyempre umiyak dahil nga yung iniisip ko malapit na yung Pasko, pagkatapos ganito pa yung nangyari, yung mga inaanak ko, imi-message ako sa Facebook, yung mga kamag-anak ko, kung sino-sino dyan. Pagkatapos tuwing Pasko noon, naalala ko nagbibigay ako ng mga tsinelas, ng mga sapatos, pagkatapos bigla mawawala pa yata. Kaya yun, mula April yun, tig-isa, tig-dalawa, isang linggong trabaho ko. Noong October, buong October, isa-dalawa lang. Pagkatapos, pinapalis ako nila doon. Sa ngayon, yung asawa ko, yun, tumawag sa government at saka sa union. Kasi, ano ako sa union? Kasi pag nag-member ka dito sa union, pag nagtatrabaho ka, inaawas yun yung ano mo sa sweldo mo. May bayad yun, inaawas doon. Kaya ako, yung ginagawa ko ngayon yun para maano, para makalimutan ko yun, kaya nagbibidyo ako. Kaya wala talaga akong kaalam-alam tungkol yung anak ko nagtuturo sa akin. Pagkatapos, yung inaanak ko dyan, si Marisa, sabi niya sa akin, Ninang, bumili ka ng tripod. Sabi ko, anong tripod? Hindi ko pa nga alam yun kasi hindi naman ako talaga nagagamit. Pero mayroon na kami niyan, yung asawa ko, mayroon na mataas lang. Yun ang ginamit-gamit ko. Sabi ko, hindi naman nag-ano, ganun-ganun. Pagkatapos, yun, nag-search ako, tripod. Oh. Kaya ito na yung nabili ko. Murang-mura lang ito kasi entry na try ko at saka sale pa nila. 129 lang sa pira nila. Yung pira nila times 5, more or less 550. Kung sa 100, ano na, bali 550. Basta 129 yan. Yan, susubukan ko kung ano. Kasi first time ko, dahil hindi naman sabi ko nga sa inyo, wala akong kaalam-alam sa mga computer, sa mga ano na yan. Ayan, maraming salamat uli sa pagpanood at sa pakinig. Ingat kayo dyan, stay safe and healthy. God bless.